Hi, welcome sa aking Ting Channel. Isa naman pong kwento ng tagumpay ang ibabahagi ko ngayong araw na ito. Ito po ay kwento ng isang binata na bagaman nalulugi na ang kanyang negosyo ay nagawa pang tumulong at magbigay sa 2 batang pulubi ng pagkain. Ano po kaya ang kabutihang idudulot ng ginawa niyang ito? Kung interesado po kayo sa paksang tatalakayin, samahan niyo po ako sa pag-alam ng totoong pangyayari. Matagal nang pangarap ni Larry na magtayo ng isang cafe. Dati siyang OFW. Pero nang makaipon, ay pinilit na umuwi sa Pilipinas para itayo ang kanyang pinapangarap. Pero hindi niya akalain ang mangyayari. Napakaraming tao sa labas noon at kabi-kabila ang paruot parito. Ngunit wala man lang gustong pumasok at subukan ng pagkain sa maliit na cafe ni Larry. Kabubukas pa lamang nito ay matumal na agad ang kanyang negosyo. Habang nag-iisip na mga kailangan pang gawin upang dumugin ang kanyang cafe, ay siya namang pagpasok ng kanyang nobya. Wala na namang tao. Hindi ba tama ang sinabi ko sa'yo? Larry, kung sana ay ininvest mo na lang ito, doon sa sinasabi ko sa'yo ay kumita ka na sana. Tingnan mo, halos langawin na itong cafe. Bungad ni Lisa. Hayaan mo lang, bukas naman ay panibagong araw uli. Hindi ako nawawala ng pag-asa. Alam kong isang araw ay kikita din itong cafe ko. Tugon naman ng binata. Ewan ko sa'yo, Larry. Ilang buwan na lamang at ikakasal na tayo. Pero puno ka pa rin ng utang dito sa negosyo mong ito. Ang sabi mo ay sigurado kang papatok ito. Tingnan mo ngayon, pumatok ba? Muling sambit ng nobya. Ikaw naman, napakanega mo. Hindi ba dapat sa iyo ko unang maririnig ang mga papuri at pampalakas ng loob? Humihina na nga ang loob ko, tapos sinisermonan mo pa ako? Wika naman ni Larry. Palalakasin ko ang loob mo. Larry, kung alam kong may mahihita ka dito, pero tingnan mo, kabi-kabila ang ganitong klase ng negosyo. Kung sumunod ka na lang sa akin, ay hindi ka sana nahihirapan ng ganito. Dagdag ng kaniyang kasintahan. Ginawan na lamang ni Larry ng malamig na inumin ang kanyang nobya. Kay aga-aga ay ang init ng ulo mo. Heto ang shake at magpalamig ka muna. Ito rin ang cake para tumamis naman ang mga ngiti mo sa akin. Sinusubukan ni Larry na patawanin ang kanyang kasintahan, ngunit matigas ang loob nito. Kapag hindi pa rin naging maayos ang negosyo mo ito sa loob ng 1 buwan, ay kailangan mo na itong pakawalan. Hihilahin ka lang nito pababa. Magkakabaon-baon ka lang sa utang para mapanatili mo lang itong cafe mo. Pahayag ni Lisa. Hindi man lamang ginalaw ng dalaga ang pagkain na inihanda sa kanya ng kasintahan at umalis na ito. Dahil doon nakaramdam si Larry ng pag-aalinlangan. Kung pati kasi ang kanyang nobya ay walang tiwala sa kanya, ay baka nga hindi maganda ang naisip niyang negosyo. Araw-araw na lang na nag-iisip si Larry ng diskarte para pasukin ang kanyang kape. Pero tinatalo siya ng mas murang mga kainan. Isang araw habang nag-aasikaso si Larry ng kanyang mga bayarin at napapaisip na isara na lamang ang kanyang kape, ay nakita niya ang 2 bata na nangangalakal sa tapat ng kanyang cafe. Halatang init na ang mga ito at gutom na. Imbes na masayang ang kanyang mga ginawang cake,
ay tinawag niya ang mga bata at saka binigyan. Pumasok na rin kayo para makakain kayo ng maayos, ang sabi ni Larry sa mga bata. Laking gulat ng mga ito. Totoo po ba ang sinasabi niyo, sir? Pakakainin niyo po kami sa restaurant niyo? Ayos lang po ba kung ganito ang suot namin? Ang sabi ng marurungis na bata. Okay lang yun. Wala na namang kumakain sa cafe ko, kaya pumasok na kayo, ang sabi ni Larry sa mga bata. Labis ang pagkamangha ng dalawang bata sa pagpasok sa cafe ni Larry. At dahil kayo ang unang customer ko, ay pumili kayo ng nais nyong kainin. Kahit ano, ay ipaghahanda ko kayo, malugod na alok ni Larry sa mga bata. Huwag na kayong mahiya. Masaya nga ako at nagkalaman itong restaurant ko. Saka huwag kayong mag-alala, wala itong kapalit at hindi ako masamang tao, dagdag niya sa pagsasabi sa mga bata. Dahil doon ay nawala ang pag-aalinlangan ng dalawang bata. Umorder ang mga ito ng mga pagkain hindi pa nila natitikman. Pinagsilbihan naman sila ni Larry ng buong puso at masaya. Habang masayang nagkakainan ang mga bata, ay bigla na namang pumasok ang nobya niyang si Lisa. Nagawa mo pang magkawang gawa? Ano bang kalokohan ito, Larry? Napapailing na wika ni Lisa. Wala na talagang papasok dito sa cafe mo dahil pinapasok at pinakain mo pa ang maruruming bata na iyan. Hindi mo nga alam kung saang lupalop nagsusuot ang mga iyan kay Dudumi. Hindi talaga ako makapaniwala sa'yo. Hindi ko akalain na ikaw pa ang napili kong nobyo. Bahala ka na nga sa buhay mo. Inis na umalis si Lisa. Hindi na lamang inintindi ni Larry at sinabihan na lang niya yung mga bata na ipagpatuloy ang kanilang pagkain. Hanggang sa isang sandali, ay may isang babaeng pumasok sa kaniyang cafe. Pumasok ako dito kasi na-curious ako sa dalawang bata na masayang-masayang kumakain dito. At nagkataong nagugutom ako, kaya naisipan ko na kumain na rin dito. Sana hindi ako nakakasagabal sa inyo, sambit ng dalaga. Naku, hindi po. Umupo na po kayo at kukuhain ko lang ang menu para maka-order na kayo, sambit ni Larry. Kuya, may customer ka na. Lalabas na po kami. Baka mailang po kasi siya sa baho namin. Natatawa at nahihiyang sabi ng mga bata. Wag na, tapusin niyo na yung kinakain niyo. Mukha namang hindi maselan si ma'am. Ngumiti lamang ang babae at patuloy na pinanood ang dalawang bata na masayang nagkakainan. Nang ihatid na ni Larry ang order ng babae, ay nagtanong ito sa binata. Napakaraming order ng mga batang iyon. Talagang sila ang magbabayad ng mga kinain nila? Sambit ng dalaga. Hindi na sana ito sasagutin ni Larry, pero ang dalawang bata ang agad na sumagot. Nilibre po kami ni Kuya. Ang bait-bait po niya kasi lahat ng gusto namin ay niluto po niya. Masayang tugon ng mga bata. Natuwa ang dalaga sa kabaitan ni Larry. Nang tikman niya ang pagkain, ay labis ang kanyang pagkamangha dahil masarap talaga ang mga ito. Ngayon lamang ako nakatikim ng ganitong kasarap na pagkain. Ang sarap-sarap din ng cake dito, sambit ng dalaga. Ikaw ba ang may-ari ng lugar na ito? Ako nga pala si Hannah. Isa akong manunulat sa isang kilalang magazine. Isa rin akong segment producer sa isang palabas sa TV. Kung okay lang sa'yo, nais ko sanang i-feature ang cafe mo. Dagdag pa nito. Labis ang tuwang natama ni Larry nang marinig niya ang sinabi ng dalaga. Kinuhaan din ni Hannah ng larawan ang dalawang bata habang masayang kumakain. Napakabuti din ang puso mo. Hindi ako magtataka kung isang araw ay bigla na lamang makilala itong cafe mo.
Naniniwala kasi ako na kung ano ang iyong itinanim ay iyon rin ang iyong aanihin. Pinaunlakan ni Larry ang paanyaya ni Kay na lumabas sa magazine at telebisyon ang kanyang cafe. Simula noon ay unti-unti nang dinumog ang cafe ni Larry. Maraming sikat na tao rin ang nais na matikman ang mga cake at iba pang putahe sa kanyang maliit na restaurant. Hindi naglaon ay kinailangan na itong palakihin ni Larry upang maisikaso ang iba pang customer. Ngunit kahit na naging kilala at sikat na si Larry, ay kapag nakikita pa rin niya ang dalawang bata na una niyang customer, ay pinapapasok pa rin niya ang maingay ito sa kanyang cafe at pinao-order ng lahat na kanilang gustuhin. Sa katunayan ay ipinaghahanda pa ni Larry ang mga ito kapag kanilang kaarawan. Malaki ang pasasalamat niya sa dalawang bata dahil alam niyang sila ang nagbigay ng kagalakan at kaginhawahan sa kanyang nalulugin negosyo. Samantala, pilit namang bumabalik si Lisa kay Larry dahil kumikita na ang negosyo nito at hindi na niya ito muling binalikan pa dahil sa kawalang tiwala nito sa kanyang kakayahan. Nakatagpo naman si Larry ng pag-ibig sa katauhan ng una niyang tunay na customer na si Hannah, ang manunulat at segment producer na tumulong sa kanyang pag-angat. Niligawan nito si Hannah at sinagot naman ito ni Hannah at magkatulong sila sa pagpapalaki ng pangarap na cafe ni Larry. Sa kwento po ng buhay ni Larry, totoong-totoo ang kasabihan na kung ano ang iyong itinanim ay siyang aanihin. Nagtanim po siya ng kabaitan at pagbibigay, kaya ginantimpalaan po siya ng paglago ng kanyang negosyo. At matututuhan din po natin dito na hindi natin dapat tingnan ang kaanyuan ng isang tao para tulungan lang ito. Bagkos ay pakitunguhan natin ng tama ang mga hindi natin kauri dahil tao rin naman po sila na naghahangad ng paggalang. Kung nagustuhan niyo po ang kwento na ibinahagi ko ngayon, ay paki-like at ilagay niyo rin po ang comment niyo sa baba. Paki-share niyo rin po sa mga kakilala niyo. At kung di ka pa nakasusubscribe, ay mag-subscribe ka na. Muli po, maraming salamat sa mga kwento na walang